Hi everyone, again it's me, your math teacher Jello. For today's video, let's have another example on how to find the product of two functions. So what if guys, ganito naman yung given natin, no? Okay, so let's have the solution first. So guys, diba, we have the quantity f times g of x, and this is now equal to f of x times g of x. So we need to find the product of the two given functions. Ipagmumultiply natin sila, guys. Okay, so in this case, let's plug in. Plug in, which means we are about to substitute the value of f of x and then for the g of x. Okay, so guys, isulat ko rito kasi medyo mahaba yung solution natin. So, for the f of x, we have x squared minus 4x minus 5 all over, we have x squared minus 3x plus 2. Okay? And this is for f of x only. Now, for the g of x, so pwedeng ganito guys, pwedeng parenthesis, for the g of x, we have x squared minus 5x plus 6 all over x squared minus 3x minus 10. Okay? So guys, ang unang step natin dito ay tignan natin yung both numerator and denominator kung factorable ba siya. Okay, let's see. So, how do we factor the trinomial, no? Since we have trinomial here. Okay, so we have x squared minus 4x minus 5. Okay, factor only the first term and then the last term. But make sure makakapag-provide tayo ng negative 4x upon factoring, no? Okay, so let's have two parentheses. Okay, so factor ng x square, we have x times x. Kasi x times x ay x square. Factor ni negative 5. Make sure makakapag-provide tayo ng negative 4x. Okay? So, ano ba yung factors ng 5? Na ang sagot ay 5. Of course, 1 and 5, right? So, this time, we have both negative, no? So, isa sa mga factors natin dito ay positive, isa ay negative. Hindi pwedeng pares na negative, pares na positive. Okay? So, hindi tayo magka-come up sa ano natin, original equation kapag nag-check tayo. Okay, so, let's try or dito mag-trial and error tayo. Unahin muna natin si, let's say, minus 1, positive 5. Okay? So, pag ito guys, hindi tayo bumalik dito. Ibig sabihin, mali yung factors natin. I mean, pwede natin i-interchange yung negative tsaka yung positive, no? Okay, let's see. X times x. X squared. X times positive 5. 5x. Okay, dito pa lang, alam na natin na mali yung factors natin. I mean, yung sign. Negative 1 times x is negative x. So, ito guys, pag pinag-combine ko yan, 5x minus 4x, it will result to positive 4x. Eh, ang kailangan natin ay negative 4x. So, dito guys, huwag nyo na ipagpatuloy. Huwag na natin ipagpilitan. Okay? So, dapat, baguhin na natin yung sign dito. Okay? So, ito ay magiging positive 1. Yan. Positive 1 and then negative 5 or minus 5. Okay? So, let's see ha. Kapag bumalik tayo dito, ibig sabihin tama yung factors natin. X times x, x squared. X times negative 5 is negative 5x. 1 times x is x, right? 1 times negative 5 is negative 5. Okay, so x squared, kapag ito pinag-combine ko, no? Pag pinag-combine ko yan, magiging negative 4x minus 5. So, see, magkaparehas. So, therefore,
ang factors ng x square minus 4x minus 5 ay quantity x plus 1 times the quantity of x minus 5. Okay. Next. So, what if, guys, nauna nating i-compute si x minus 5 followed by x plus 1. Pwede rin ba yon? Yes, pwede rin yun. Basta mag-amap tayo dito sa original na pina-factor out natin. Okay? Okay, next. Let's factor the denominator. X squared minus 3x plus 2. So, guys, dito, tignan natin yung last term, which is positive 2, no? So, therefore, para mag-come up tayo sa positive 2, both factors are negative, right? Kasi negative times negative is positive. So, ano ba ang factors ng 2? Na ang sagot ay magiging 2, of course, 1 and 2, right? So, sir, pwede ko bang, of course, factor ng x squared ay x times x. Pwede ko ba unahin si 1 followed by 2 or 2 followed by 1? Walang problema for as long as na dapat tama yung magiging ano natin dito, middle term. Okay, minus 1 and then minus 2. Eventually, guys, kapag ito ay multiply natin, mag-result tayo sa x squared minus 3x plus 2. So, therefore, ang factors niyan ay x minus 1 times x minus 2. Okay, nasusundan ba ako, guys? Times, okay. Factor out natin to. So, dito, guys, sa lesson natin na to, kinakailangan yung knowledge natin sa algebra, lalong-lalo na nung junior high school days nyo sa grade 8 topics, no? So, sa pagka-factor out, yung factoring, even grade 9, right? Meron kayong lesson dun about factoring. Okay, so, ina-apply natin dito yon. Okay, so, we have x squared minus 5x plus 6. Okay. So, again, paano tayo nagka-factor out? Factor only the first term and then the last term. Make sure na makakapag-provide tayo ng negative 5x. Okay? So, ano ba yung factors ng 6 na ang sagot ay, of course, mag-result tayo sa 6, no? So, we have 3 and 2, right? So, parang ganun lang kanina. Dapat yung factors natin ay parang negative kasi positive 6 to. Of course, factor na x squared ay x times x. So, pwede tayong magkaroon ng minus 3, minus 2. Okay? Let's see kung tama ay yung factors natin. Pag bumalik tayo dito, ibig sabihin tama. X times x, x squared. X times negative 2, negative 2x. Right? Negative 3 times x, negative 3x. Negative 3 times negative 2, positive 6. So, dito pa lang guys, tama na tayo. Kapag pinag-combine ko to, ang magiging sagot natin dyan ay x squared. Proceed to addition minus 5x plus 6. Okay, so ibig sabihin, tama yung factors natin, no? So, we have quantity x minus 3 times the quantity of x minus 2. Baka tanungin nyo ako, sir, pwede bang mauna si x minus 2 followed by x minus 3? Pwede rin yun. Okay? And last, we have x squared minus 3x minus 10. Okay? So, again, paano tayo nagka-factor? Factor only the first term and then the last term. And make sure na makakapag-provide tayo ng negative 3x after natin ma-factor out. Okay? So, factor ni x squared ay x times x. What about negative 10?
Ano ba ang factors ng 10? We have 5 and 2 and then 1 and 10. So, kapag ginamit ko ba ang 1 and 2, makakapag-produce ba ako, ng 1 and 10, makakapag-produce ba ako ng negative 3x? Of course, that's impossible to happen, right? So, therefore, ang factors na gagamitin natin for negative 10 ay 5 and 2, right? Okay. So, dito, guys, parehong negative to. Ibig sabihin, ang factors natin dito, isang negative, isang positive. Okay? Factor ni x squared ay x times x. Factor ng 10 ay, sabi ko nga kanina, parehong negative yan. So, ito ay minus 5 plus 2. Okay? So, x times x, x squared, let's see. X times positive 2 is positive 2x, right? Negative 5 times x is negative 5x. So, dito pa lang, alam mo na natama ka kasi 2x minus 5x magiging negative 3x. So, negative 5 times positive 2 is negative 10. Okay? So, ibig sabihin dito, guys, ang factors ng ito, ng denominator natin, ay quantity x minus 5 times the quantity of x plus 2. Okay? So, pwede rin magkapalit yung factors na yan. I mean, pwedeng mauna si x plus 2 followed by x minus 5. Okay, so guys, after natin ma-factors lahat, both numerator and denominator sa dalawang functions, so meron ba kayo na po na dyan or what have you noticed? Yes, correct. Meron tayong magkakaparehas, no? Okay? May magkakaparehas na terms sa numerator and denominator. So, what do we do kapag ganyan? Okay, very good. Nagka-cancel out tayo. Okay, so pwede tayo mag-cancel out ng x minus 2. Yan. And then x minus 5. Right? Tama? So, dito, guys, meron tayong natira na x plus 1 times dito sa kabila, x minus 3, right? And of course, do not forget for the denominator, we have quantity x minus 1 times the quantity of x plus 2, right? Yan. So guys, dito, pwede pa natin yung isimplify. I mean, let's do the FOIL method para masagutan natin yan. Okay, so x times x is x squared. So guys, ito yung ginagawa ko. Minumultiply ko to using FOIL method. X times negative 3 is negative 3x, right? Tama. 1 times x is x only. 1 times negative 3 is negative 3. Okay. So, all over, x times x is x squared. X times positive 2 is positive 2x. And then negative 1 times x is negative x. And then negative 1 times positive 2 is negative 2. So guys, dito, by combining like terms, okay, ang like terms natin dito ay eto, tsaka to. Gamit ako ng red pen. So, ang pinakasagot natin dito, guys, ay copy x squared. Negative 3x plus x, what is the answer? Of course, negative 2x, right? And then bring down minus 3. All over, copy x squared. And then, 2x minus x is x only, right? So, positive x.
and then copy minus 2 or bring down minus 2 or negative 2. Okay? So, ganun lang ka-simple. I know na medyo mahirap. The process is too long, pero I know you can do it. Okay, kung meron kayong natutunan sa video ito, paki-like and share. Thank you for watching.